Ako po ay isang tagahanga ng Robert Sanz. Totoo ba na may sponsor nung college? Parang hindi mo alam, Rico. Nung college. Si huwag mo na pangalanan. Seryoso? Bakit? Lalabas ko to. Gusto ko mag-sponsor kaso pinauwi kami ng Rico Meyer Haber. So feeling diba? Mo na-cut yung career mo sa PBA dahil sa kanya? Yes. Ako po ay high school pa lang. Ako po ay isang tagahanga ng Robert Sanz. Ito ang ano namin kasi. Ito yung representative namin sa Manila. Kasi PCU siya eh. Siya yung star player ng PCU. Kaya panood namin siya sa UAP sa Puerto Galera. NCAA, di ba? Oh, so, considered si Robert Sanz na naging inspiration ko para makapunta ako sa finals UAP MVP. Sa Lasal. Finals MVP. And finals MVP ng PC, of course. Makaka-amazing, Robert Sanz! Amazing! First question. Yun. Totoo ba na may sponsor nung college? Lahat yan. Ha? Tama ba? Ha? Lahat yan pinagdadaanan. So normal? Yes. So yung mga ganyang itsura talagang... ipokrito naman yung mga player. Ako. Sponsor. Ikaw. Oo, nagka-sponsor ako, pero hindi ako... Hindi na yun, basta ganun. Hindi, sinabi niya, hindi siya nag... Sigurito na. Ayun yung si Ryan. Ayun, Ranya. Ikaw may sponsor ka. Gusto ko mag-sponsor kaso pinauwi kami ng inyong Rico Meyer Haber. Squatting daw kami dahil. Tanongin mo yung Gako kung may sponsor. Gako, may sponsor ka daw ba? Hindi. Daw. May sponsor ako dati, Nike. Bakit? Ako din, Nike. Tanongin mo kung nag- Sino? Sila. Ikaw, nag- Pero kung may chance, magkano? Wala, hindi ako gagawin. Ano yung limit mo? Ha? Ano yung limit? Wala, hindi ako. Sige ako, 10 million daw. Gag, sama, di ba? Sige, labas ang 10 million. Ako, gusto ko maka-experience. Hindi mo sila. Gusto ko maka-experience? Seryoso? Bakit? Lalabas ko to. Go. Robert Sanz, ilang yung years ka naglaro sa PBA? Mga 3 years. So sa anong team? Beer Foods. Oh, kasi bago ko pumasok, sayang nung hindi tayo nag-abot to. Pagpasok ko ng Pure Foods, saka ka nag-exit. Oh, yes, Robert Sanz, 3 years naglaro sa PBA. Sa 3 years mo, sino yung favorite coach mo? Siya lang eh, nag-iisa pero hindi sa favorite. Isa lang yung coach mo? Wow. Oh, so hindi mo siya favorite. Ngayon, sino ang pinakaayaw mo? Siya na yun. Sino? Dahil? Cooking. Sige, sabi. Ano yung sabi niya? Gako? Gako, cooking. Ano sabi cooking. Mo? Totoo naman eh. Okay. Ako kasi, favorite ko si Coach Ryan. Kanya-kanya naman tayo ng perspective. Yes. Kasi syempre ako, nag-rookie of the year ako sa kanya. Ginamit niya ako. Sinabay niya ako doon sa mga superstar. Siyempre, sa rookie, isasabay ka eh. Sa privilege, di ba? So, sa side mo, bakit pinaka-worst mo siya, pinaka-ayaw mo siyang coach? Yung totoong coach lang, ayaw sa'yo, sabihin agad. Maghanap ka ng team na pwedeng, pwede mo puntahan. Dapat sinabi agad sa'yo. Hindi yung kung kailan mag-opening na, 2 weeks na lang o 1 week na lang, saka ako kinausap na, yun lang ha, out na ako sa team. So, feeling diba? Mo, na-cut yung career mo sa PBA dahil sa kanya? Yes. Eh, kasi, noong time na yun, kinukuha na ako ng ano noon, na ibang teams, like mga Red Bull o ano. Pero hindi kanya nilet go? Hindi niya. Nilet go ka, kumpleto na yung teams? Malapit na yung ano, opening na. Mali nga si Coach Ryan doon. May mali nga yung, yun ang problema, alam nyo mga amazing, yun yung problema sa PBA. Wala tayong players union. Yung magtatanggol sa player. Imagine mo, i-hold ka ng team, sabay ikakat ka nila, pagka malapit na yung season, wala ka ng chance makalipat kasi puno na eh. Nakapagpirmahan na lahat, nabuo na nila yung lineup, na kailangan ng teams. Maghahangin ka ngayon, wala. Zero ka. And then yun, hindi ka na nakabalik sa PBA. No? Hindi na. So after nung PBA, sa ano na naging status mo?
Liga Pilipinas, then ano, ABL. Ah, nag-ABL ka pa? ABL. Anong year ng ABL? 2010 to 11. 2010 to 2011. Sa Junmar ba yan? Oo. Ah, nakasama mo si Junmar? Hindi, kalaban. Kasi ano ako eh. Dalawang team ng Pilipinas yung ABL? Dalawang team. Pero kinuha ko ng ibang bansa. Indonesia, anong? Then ano, Vietnam. Ah, so naging international ka na. International. Diba? So mga kamising, alam nyo, isang Robert Sanz. Talagang ano to eh, well represent mo yung Puerto Galera, yes, natin. Yes, syempre yun ang ano natin. Si Robert Sanz nakatira sa bayan, ako sa barangay Sabang. Sabang. Okay. Diba? Tama? Mm. Tapos minsan nagkakalaban tayo sa mga Mayor's Cup. Mm. Kahit pa paano, diba? Nagkaroon tayo ng chance na magkalaban. Pero nagkakampi tayo sa ano, Intertown. Represent natin ang ano. Oo, tama. Ngayon, sino yung favorite mo ngayon na ano, na naging teammate mo sa Pure Foods? James Shaw. Ah, talaga? James Shaw. Oh, pares kayo. Pares kayo magandang lalaki din kasi. Minsan nag-gel kayo. Sobrang bait din nun eh. Humble din talaga ng James Shaw. James Shaw. Pinakayaw mo naman na naging teammate mo sa Pure Foods. Meron eh. Meron lagi tayo. Ah, huwag mo kaming paikuti-kutin, Robert Sanz. Lagi tayong meron tayong pinakayaw. Meron. Hindi naman ayaw natin na sa person. Siguro ayaw lang natin na sa teammate dahil baka siguro hindi ka pinapasahan or hindi, or masama yung vibes. Oh, anong sino? Idol Roger Yap. Ayaw mo kay Roger Yap? Okay. Hindi ka nag-iisa. Pero ako, hindi ako yun. Mahal ko si Roger Yap. Pero maraming... Okay naman kami, wala naman kami problema. Okay naman kami, wala naman kami problema. Bakit ayaw mo kay Roger Yap? Eh, ano? Gusto ko si Roger Yap. Ay, Roger, sabi siya. Hindi na mo, Roger Yap. Kasi yung mga pag-mga out-of-town na games... Masyado siyang polis. Oo, masyado alam siyang yan. Naging teammate diba? Natin yan. Oo, masyado. Siyempre, tapos na yung game. Siyempre, enjoy na lang muna tayo. Masyadong ano na. Hindi, pero may advantage din naman yung ginagawa niya. Tama rin naman, tama rin. May mahalaga rin yung role niya sa team dahil si Roger Yap yung parang pinaka nagiging... Kuya. Oo, siya yung nag-implement ng rules na dapat ang rules sinusunod. Kahit ako nga, meron akong na-remember kay Roger Yap. Na late lang ako ng segundo, ha. Fine. Late. Walang, ganun talaga yun. Ganun talaga. Basta lumampas ka, para siya talagang pulis. Parang tindig niya, yung kilos niya, parang pulis. Alam mo, bakit? Sinabihan, feeling ko sinabihan ni Coach Ryan yun. Na siya yung maging pulis. Sino yung pinaka naging idol mo before ka mag-PBA? Samboy Lim talaga. Samboy Lim ka. Ayun, yung PBA Moto Club natin, bibisa tayo natin si Boss Samboy. Siguro by next year, para at least nakakasalita na talaga si Boss Samboy. Si Mayor Berhel Meneses, pinapabisita niya tayo sa opisina niya sa Bulacan. Mayor. Yes, sir. Sino yung ano mo, Hollywood crush mo? Anne Hathaway. Oh. Pero, sa Pinas naman. Sa local. Siyempre, walang kamataan Ann Curtis. Oh. Ann Curtis. Pero for sure, meron ka rin yung rated R. Nung rated R mga moment natin. Alam, parang tayo yung era kasi natin rated R. Sino yung pinaka-favorite mo na pinapanood mo ng rated R artist? ST. Wala pa nung dami. Si ano? Marami. Pero sino yung pinaka-favorite mo? Nini Jacinto. Sino yun? Diba? Malupit yun ah. Parang batang ano yung tsura nun. Pero single ka pa nun? Mm-hmm, siyempre. Okay lang naman sa misis mo eh. Labas wala nang problema. Kasi ba? Hindi pa naman kayo dati. Mm-hmm. Diba? Ano lang naman mga crush. Ilan anak mo? Tatlo. Alright, very good. Pucha! Tatlo na. Rapsal, sahib sa movie at talong. Oh, diba? Gusto ko lang gawing souvenir. Masasanay din ako. Sige na. Mag-live-in na tayo. Anong movie na yan, no? Nini Jacinto? Talong. O, diba? Tinuwi tsura niya. Before may Viva Max, may ano, meron tayo mga Maui Taylor. Maui Taylor, yan. Mga hindi nakakalam, before may Bo Belga saka Jason Castro, may Robert Sanz. Ay, hindi mag-achapin ang PC yun kung walang Robert. Exactly. So, walang Jason Castro at Bo Belga. Sino kalaban nila nun? Kung walang Robert Sanz. Sino kalaban nyo ng finals nun? Beda? Perpetual. Pero malakas pa rin pala yung perpetual dati. Yun. Pero kung sino manalo sa amin ng litra noon, kasi malakas ng litra noon eh. Kasi nung time na yun, parang medyo mahinang perpetual and Sambeda. Sa kabilang, ano, sila yung naglaban, Sambeda and perpetual. Balik tayo si Chupa. Balik. Explain, ano? Sponky. Sponky, sponsor na lang. Sponsor ang tawag. Oo. Ano naman yun, no? Legal?
Oh, okay, legal. Kasama sa mga player yun. Okay, so... Hanggang ngayon. Sino ang pinaka-favorite na sponsor mo? Ganun talaga. Ilan ang naging sponsor mo? Yung mga ganyan kasi... Sige, di na lang. Ilan ang naging sponsor mo? Ilan, magbigay ka lang ng number. Hindi, yun mga... Kasi sabi mo normal eh, di ba? Ano bang term ng sponsor? Kasi kinuha ko ng Axel. Ganun. Nag-Axel din tayo. Ah, yung mga sapatos. Mga sapatos. Axel, tapos N1 din, N1. Ayun yung sinasabi yung sponsor. Tapos, ano ba yung sponsor? Ganda lusot ako. Ah, hindi, pero yung, di ba, di ba sabi mo, uso yung mga may regaluhan. Sponsor din tawag doon. So, ilan yung nagiregalo sa iyo dati? Number na lang para hindi na natin ni madami. Ano? Hindi naman natin may iwasan. Estimate mo. Noong time na yun, mga siguro mga tatlo, apat, yun. Kasi, dami na yun. Kasi, yung mga yan kasi, nakakatulung sa atin yung mga player. Oo naman. Sapatos pa lang, hirap-hirap bumili ng sapatos, di ba? Mga kaibigan natin yung mga yan. Ang tawag doon, Yes. Ano sa akong doon? Ikaw, di mo alam? Di ko alam, ngayon ko lang nalaman. Nike endorser ka pa. Challenge pa lang kasi, Nike endorser ka tayo. Pero bukod sa sapatos, may relo. May damit. Damit. Yung signature na damit. Magkano yung signature na pantalon? 11,000, 10,000 yung mga diesel. Diesel na loon, diesel. Parang hindi mo alam, Rico. Nung college. Huwag mo na pangalanan. Rest in peace. Sorry. Sa palagay mo, no, umabot ng million yung nakuha mo. Yung mga tanong yun. Hindi, alam mo, itong mga tanong talaga, totoong tanong to dahil curious ako. Hanggang ngayon naman kasi, meron pa rin mga ganyan. Meron ka pa rin hanggang ngayon? Ha, ngayon? Ikaw? Hindi, yung mga kaibigan na rin kasi, nagiging kaibigan na rin natin, nagiging kumpare na rin, ganyan naman. Pero kasi ang gusto yata lang nila, companionship. Yan, companion naman. Nakasama lang. Nakasama kayo mga... Kumain, nakasama kayo. Yun. Pero may kakilala ka ba na may ibinigay talaga lahat? Madami. Kasi, alam mo naman mga player din, galing sa probinsya, tapos... Eh, kailangan din nila ng extra gastos. Hindi naman sa nilalaglag natin sila. Pero talagang reality to eh. Diba? Kasi nga, sabi ko nga, nakakatulong sila. Nakakatulong yung mga. Malaking tulong. Malaking tulong. Oh, may alam mo akong story. Ano yung story mo? Ayaw ko na naman. Hindi, ano raw? Ano? Roommate niya yung isa. Ayoko magkwento. Okay, wag na. Baka kasi mahalungkat yung mga pass. Sa atin naman, inaalam lang natin yung mga scenario ng mga players na walang-wala talaga dati. Totoo naman yan. Pero ikaw talaga, habulin ka talaga, no? Ewan ko nga, talaga. Si P. Uy, wag mo pa. Joseph. Mac Cardona. Ayan. Brian Aranya. Uy. Ayan. Jerwin Gaco. Hindi, si Gaco yung namin yan. Okay, sponsor tayo ng ano. Winning nga si Gaco. Ibibigay niya lahat. Sponsor tayo ni Mr. Razon. Kung naman, di pa ako tapos eh. Hindi, ito, si Gaco, willing talaga siya ilabas lahat. Basta 10 million. Hindi nga, baka masawing pangalan ko dyan. Google Pingin. Tala ko ba 10 million? Pero si kanino nagsimula lahat? Sino ang bugaw? Sino? Kasi, ano bang reason doon? Pag may nadala ka? Hindi, nagdala ako kasi alam ko naman na matutulungan mo. Share lang. Matutulungan mo siya. Share the blessing. Meron ka kasi companionship lang eh. Baka kasi nami-misinterpret ng iba na may all the way. Walang all the way. Gossy. Wala pong all the way yung gano'n. Gossy. Pero yung sponsor na pinag-uusapan namin, sapatos yun, damit, Nike, apparel. Yan, yung mga... Ano pa yung mga Swiss? May K-Swiss pa, Mac. Nakakalala mo yung K-Swiss? Dickies T-shirt. Oh, Dickies T-shirt. Yan yung mga sinauna eh. So, Robert Sanz, thank you. And thank you for joining PBA Moto Club. Welcome to PBA Moto Club. Thank you rin. Maraming salamat. Robert Sanz, you are... Amazing! Reaper! Ano mo lang yung akong sabag? Halika dito. Yung hype na hype ngayon sa basketball, social media industry. Reaper, welcome sa PBA Moto Club. Paano ka nagsimula mag-basketball? Ako napunta sa Mavs. Sige, okay ka po. PBA Moto, PBA Moto Club, PBA's Moto, PBA Moto Club. Find me in the fast lane, pipe on blazing.
years going by and they yelling. Come back up with the mirror, pasok lang niyo.